Magandang araw sa lahat ng aking mga kabaro. Pag-usapan ho natin itong tungkol sa RPM na 85%. Pero ang speed mo ay 50 to 60% lamang. Ano nga ba ang problema nito? Ano nga ba ang problema nito at paano hahanapin ang problema? My story regarding this problem. Na-experience ko to sa isang barkong sinakyan ko. Nag-join ako sa Japan, pero ang barko, last port niya, galing lang siya na Singapore. Imagine kung ilang days lang ang biyahe mula Singapore hanggang Japan. At ang discharging port ay Japan. Then, next port is Russia, sa ibabaw lang ng Japan, ng Hokkaido. I forgot the name of the port. At almost 2 days lang ang biyahe. Before kaming umalis ng Japan, nabanggit sa akin ni Kapitan, itong problema to. Papunta raw kasi lang ng Japan. Ayaw tumaas ng speed. Umiingi siya ng speed, ala na ibigay ang chief engineer. At ito na nga ang problema. Pero nung adun sila sa Singapore, ay nagpalinis na sila ng hull at saka ng propeller. Nilinis ng diver habang sila ay nagbabanggering. Kaya wala akong masabi kay Kapitan kung hindi titingnan ko muna ako o obserbahan ko ang makina kung ano ang problema. Eto na ngayon, nang umalis kami ng Japan patungong Nadhodka, Russia, almost 2 days lang ang biyahe. Hindi ko naman matesting na gusto dahil ang company advice ay economical speed lang ang aming takbo. So paano kung matetesting? Kaya na sa madaling sabi, nakarating kami ng Russia, Nadhodka, Russia, na hindi ko natetesting kung ano ba ang problema talaga. Tinatanong ko naman ang aking mga makinista mula primero hanggang third assistant engineer ay wala ding masabi. At ang sabi nila, kaya nga raw umuwi ang chief engineer dahil sa problema na ito, hindi masolusyonan o hindi niya masolve. Kaya nang ginawa ng chief engineer na umuwi ay nag-resign na lamang kahit nakakalahati pa lang ng kontrata. At malamang para makaiwas din sa tanong ng SI o ng owner. Ganito naman ang pangkaraniwang nangyayari sa barko. Kaya ikaw na susunod, bahala ka na sa buhay mo. Ikaw na ang gagawa ng paraan at sa'yo na mapapatong ang problema. Ikaw na rin ang magdadala at magpapaliwanag. Puro naman ay marami na rin sa inyo ang nakaranas ng ganitong sitwasyon, hindi lang ako. And I am happy naman sa mga nangyari. Dahil ito ang hanap ko talaga sa barko, troubleshooting. So, sa madaling sabi, our next port is Colombo. So, malayo ito. Almost 15 days ang biyahe namin. Kaya dito, mahanap ko kung ano ba talaga ang problema. Yun ang sabi ko naman kay Kapitan. At nang kami patungo ng Colombo, almost 15 days ang biyahe. Dito ko na inumpisang hanapin ang problema. Lahat ng parameters, dinignan ko. Jacket cooling, lube oil cooling, exhaust gas, lahat-lahat tinignan ko kung umaabab na siya sa limit. At yan ay sa 85% RPM. Ang napansin ko sa 85% niya o 85% na RPM, ang fuel limit niya ay naka-red na. Samantalang ang speed niya ay 50% lang to 60%. At kasabay nito, pinakuhaan ko na rin ng compression test o indicator card siya. At dito ko nalaman na ang resulta ng anim na silindro ay puro normal naman ang basa sa indicator card niya. Sa madaling sabi, walang problema ang makina. Kaya ito ang pinadala ko sa office, ang resulta ng aming performance data. At pinicturean ko din lahat ng parameters niya. Pinakita ko sa kanila lahat-lahat ng kailangan. Kaya ang report kong problema ay hal din kahit bangon linis ito. Sinabi ko sa kanila o inexplain ko sa kanila na ang hal ay may marine growth o ang propeller ay may net na nakasabit. Kaya hindi niya maabot
ang 85% na speed niya. Ang pinadala kong report ay pinadala rin nila sa engine maker, pina-analyze nila at ang lumabas ay marumi nga ahan, maraming marine growth at ganun din ang propeller. Baka doon sakaling may nahuling pisnet, yun ang kinalabasan. Kahit ito'y bagong linis lamang. Kaya sa madaling sabi, pinalinis nilang muli ang hull at ganun din ang propeller. At yun niya ang nakita rin ng mga diver. Marami siyang dumi. At pagkatapos malinis, nakatakbo na kami ng 85%. 85% RPM at 85% na speed. Maraming salamat sa pakikinig at sana'y may natutunan kayo. O kung meron man kayong idudugtong o i-advise, paki-comment na lang at nung maitagdag. At matutunan din ng iba. Maraming salamat.